Okay, welcome mga kaibigan sa ating channel ngayon. Ito yung first video ko na gumawa about electrical matter. So ngayon, nice kong magbahagi about yung connection between switch and bulb. Yung principle na connection niya na makuha natin para hindi tayo mahirapan at alam natin kung paano ikunig ang ating ilaw papunta sa switch. So ang advantage nito, kung alam natin ang principle niya at kabisado natin, madali natin malalaman ang connection, and then kahit maraming bulb na ating i-connect, alam natin. So kailangan makakabisado natin ito. And then ito pala yung type ng line pa na ginamit natin. Naka single phase tayo pero line to line tayo. So ang ibig sabihin ng line to line mga kaibigan, yung line 1 is 120 volts and then yung line 2 is 120 volts. Iba yun doon sa may line 2 neutral. Ang line 2 neutral, yung neutral is zero current, zero voltage, and then yung live, yung line 2. Para mapadali tayo, tingnan natin yung ginawa ko dito nga bali illustration siya about sa connection. Kali lang. So ito yung panel source. Okay, dito man tayo sa illustration A. So ito yung bulb natin, bulb, and then ito yung panel natin, ito yung source natin, ito yung line 1 at saka line 2. So ito naman dito sa kabila, ito yung run. Ito ngayon, kung saksakan lang dalawang linya, line 1 nito, kung saksakan ang gamit natin, iilaw na to siya. Kung yung dulo dito, bali yung ano, male plug ang gagamitin natin, iilaw na to siya. Ibig sabihin, kapag isaksak mo, iilaw, pagtanggalin mo, hindi na. So, punta tayo dito sa illustration B. Yung sa illustration B naman natin, parehas din. Ngayon, ang ginawa natin, linagyan natin sa ng switch. So, ito yung switch natin, run ito siya. And then, ito line 1, line 2, ito yung source natin, yung panel. Bali, ang magiging connection mga kaibigan, itong bulb natin, di ba dalawang pinagkukunikan, dalawang station na pinagkukunikan ng wire natin, yung kabila is line 1. Ito line 1. And then, yung isa naman na banda na pinagkakabitan ng isang wire is yun yung run. Kinatawag yun ang pupunta doon sa switch. So ito yung run papunta doon sa switch. Tapos naman yung line 2 papunta naman doon sa isang side ng switch. So itong run sa isang side ng switch, itong isa naman sa isang side ng switch. Okay? So ibig sabihin, ang line 2 bali siya ang nag-dominate ng sitwasyon. Kung gusto niyang pailawin at hindi, ino-dominate niya. Okay? So, nakuha natin. Ito yung source. Line 1. Line 2. Okay, line 1, line 2. Tapos yung run. Ang mas magandang inuuna, yung flow niya sa pagkabit, unahin natin yung line 1. Line 1. Tapos, pumunta tayo doon sa run. Yun ang iuna natin na ikabit doon sa isang side ng switch. So, kamitan ang tawag ito is common. Dito sa common ng switch. And then, yung isa naman yung line 2, doon naman natin i-connect sa isang side. So, pag switch mo yan, madodominate nitong switch ang pagpatay at pagsindi ng ilaw. So, yung isang illustration na kalamitan na ginagamit, ito, makikita natin, ito na siya. So, ito yung line 1. Okay? So, makikita natin, yung illustration C, kung nakikita rin natin itong connection, ito ng line 1. Ay, sorry. Ito ang line 1. Ito ang line 2. And then, ito yung run. Ito yung line 1.
Okay? Ito yung run. So, kung meron ng connection dito, hindi na tayo dito maglalagay. Kung may naka-parallel, meron pang isang bulb dito, dito na tayo maglalagay ng ating switch. Kasi pag dito, master switch, magiging master switch ito. Papatayin niya lahat. So, dito na ang paglagay. Okay, dadako din tayo dun. Dito muna tayo sa single switch. Ito ang pinaka-importante kasi ito ang pinaka-basic na bagay na maunawaan natin. Ito muna ang magiging batayan natin na maging kabisado para pag sa susunod na mga magdagdag naman tayo ng mga ilaw, alam na natin yung flow niya. Ngayon, pupunta tayo na sa pag-splice. Dito sa isang side, ito yung mga magagamit natin. Kung makikita natin, so, nandito yung gamit gagamitin natin. And then, may switch tayo. Ito yung switch pala. Ito yung element. Natitinwag switch element. And then, ito yung switch plate niya. Nandito. Tapos, dito, mayroon tayong tester. Okay? So, importante yan. Kung makikita natin dito, mga kaibigan, sinabi ko nga kanina, line to line tayo. So, yung line 1, may 120 volts. And then, yung line 2, meron ding 120 volts. Iba yun doon sa neutral. Pero, single phase tayo yung connection natin. So, mas maganda, dito tayo. May dalawang connection siya. Ang gagawin natin line 1 sa source. Ito puti. Ang gagamitin naman natin dito, sa line 2, itong black na kulay. So, sa ating bulb naman, linagay lang natin doon para i-splice na lang natin dito. Yan. Dito sa panel, yung ano niya, source, diba? Ito yung line 1. Dito naman, sa may bulb natin, yung line 1 na gagamitin natin para sa line 1, ito. Itong puti din. Itong black. O, dito naman sa switch. Itong black. And then, itong papuntang doon sa line 2, itong white. Kung maganda sana kung may iba-ibang kulay, okay lang. Pero at least alam natin kung ano ang connection, kung saan dyan. Okay? Line 1. Okay, line 1. White. Black. And then, yung ating line 2, white at saka black. Okay? Ngayon, bago pala tayo mga kaibigan na mag-connect, mas magandang naka-off muna para safety na lang. Ngayon, ang unahin natin yung ating line 1 papunta doon sa may ating bulb. Okay. Line 1. Okay. Ibaba muna natin itong ibang mga. So, ang gamit pala natin mga kaibigan ng duplex, ito siya. So, yung duplex na ito, ito yung pinaka-standard sa paggamit sa ilaw. Okay, 1.6 mm ito siya. Okay. Gamitan lang natin siya nitong ano, kung may wire stripper tayo maganda kasi masilan itong duplex na ito. Pag ginamitan natin ng side cutter, minsan, pag nasugatan lang siya, madali siyang maputol. Okay, yung common na ginagamit sa yung joint splicing dito mga kaibigan, ang tawag dito is rat tail or pig tail. Tapos na itong line 1, dito naman tayo sa line 2. I-connect muna natin ito. Ay, di. Dito muna tayo sa may i-connect muna natin yung ground natin. Ito muna. Ito siya. Okay? Sige.
Line 2 naman natin. Ito siya. I-connect muna natin. Okay? Yung line 2. So ngayon mga kaibigan, sa switch natin, ito yung run. Ito yung run. Tapos ito yung line 2. Okay. Iman natin. Okay. Kung makikita natin ito, so dapat ang switch is ganito. Ito yung on niya. Ayan. Tapos dito natin ilalagay yung ating run. Tapos dito yung ating line 2. So kahit magkapalit ito sila, walang problema. Tapos balik tayo dito. Saka pala yung matatalo pa natin, kung nakikita natin yung kanal na yan, yung kanal na yan mga kaibigan, so yan ang sukatan, no, ng ating mababalatan. Bawag ito. Okay, yan, bawakan lang natin, isukat natin ito dito. Okay, sukat natin yan. Yan, sukat natin. Yan, tapos ibig sabihin, hanggang dyan lang. Okay? So, dito tayo. Okay, bago pala natin ilagay, ikabit muna natin ang ating switch. Okay. Sa pagkabit ng switch, yan. Sa pagkabit ng switch, bali, itutulak lang natin doon, paloob. Doon muna, tapos, yan. So, sabihin na ako. Okay. So, tanggalin muna natin yung plate niya. Tanggalin natin. Tulak lang natin. And then, ito lang isa. Itulak lang natin. So, yan na. Ngayon naman, yung pagkuhain ng tester natin, okay? Mas magandang dito sana, pero na-i-close naman na siya. Tanggalin natin ito muna. Kasi para matestar natin. Okay, lagay natin sa timestamp. Okay. Isabihin short ito siya. So dapat pag inano natin doon, hindi siya magagalaw. So wala siyang short. I-tester naman natin yung ating line dun. Okay, lagyan natin sa 250. Okay. Ito doon.
natin. Ibig sabihin, meron na siyang okay na siya. And then i-switch natin. Pag switch natin, okay, tignan din natin kung may power na siya. So meron siyang okay. And then, ilaban natin. Ayun na. Walang problema. Okay, mga kaibigan. Ang importante, alam natin yung flow ng kanyang connection. Alam natin yung line 1, alam natin yung line 2, kung saan, alam natin yung ground, kung saan. Kasi kung sa maraming mga ilaw na sa puro, halimbawa, unahin mo muna yung puro line 1. Ikukunik-kunik mo lang yan kung tag-iisang. So, sa next natin na video, bali, ang gagawin natin, dalawang ilaw na may tag-iisang switch. So, ginawa natin ngayon muna yung isang ilaw para makuha natin yung pinaka-flow ng connection niya. Okay, so maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagdalaw po sa channel ito. Kung nasiyahan po kayo sa video nito, inanya ko po kayo na mag-subscribe at i-click natin ang bell button para kung may mga bago po ako mga video may upload, manonotify po kayo. Salamat, God bless po sa inyong lahat.